Guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano ninyo ma-enroll yung GCash app sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So, ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. So, ayan guys, nasa mismong home na tayo. Dito, click nyo lang itong services. Pagka-click nyo ng services, ito yung lalabas. Kaya, i-click nyo lang ulit yung services. Dito, under services, click nyo lang itong disbursement module. Under disbursement module, makikita nyo na dito yung disbursement account enrollment module. Click nyo yan. Then, dito sa mga reminders, so basahin nyo lang for more info. Dito sa my box, click nyo lang yan. And pag may check na, click nyo na itong proceed. Then, dito guys, sa disbursement accounts, ipakita ko lang sa inyo na approved na yung GCash ko. Click natin yan. Ayan, so as you can see, may naka-enroll ako ditong GCash or e-wallet, then isang bank. So, dito guys, pwede kayong makapag-enroll ng hanggang tatlong disbursement accounts. So, sa akin, nag-enroll ako ng isang e-wallet at isang bank. So, dito sa disbursement accounts, pinakita ko lang sa inyo na ito yung GCash ko at approve or active na itong disbursement ko. So, pwede ko itong magamit para makapag-claim ng benefits kay SSS. So, ano nga bang step-by-step tutorial kung bakit na-approve itong GCash disbursement ko? So, dito guys, click na ulit tayo sa enrollment. Balik tayo sa enrollment. Click natin yan. Ayan. So, dito, pag once na may i-claim kayo kay SSS, kahit anong benefits man yan or loans, kailangan nyo mag-enroll ng disbursement accounts para doon ihuhulog ni SSS ang pera or mga benefits na i-claim ninyo. So, dito, mamili kayo kung ano yung i-enroll ninyo. Bank ba ito or e-wallet, RTC or CPO. Pero ang tutorial na ito is GCash. So, belong si GCash sa e-wallet, RTC or CPO. Click natin yan. Ayan, so nakalagay dito guys is take note na pag once na e-wallet, RTC or CPO accounts ang i-enroll ninyo is hindi yan magagamit pag mag-loan kayo ng salary or calamity loan application. So, pwede nyo lang magamit ang e-wallet, RTC or CPO pag once na mga benefits. So, pag once na salary or calamity loan is hindi pwede. Ngayon, click na natin tong X. Next is, click e-wallet, RTC or CPO na. Yan. Then, piliin natin yung GCash. Next is the mobile number. So, dapat match yung dalawang cellphone number ninyo. Then, take note pala dito guys, para 100% na ma-approve yung disbursement account nyo sa GCash, make sure lang na kung anong cellphone number nyo sa SSS account ninyo is yun yung cellphone number niya, ilagay nyo dito. Then, after nyo malagay yung cellphone number nyo dyan, dito na kayo sa Attach Supporting Documents. So, dito sa Attach Supporting Documents, ito yung mga requirements na hinahanap ni SSS o kailangan ninyong ipasa kay SSS. Una, proof of account. Pangalawa is your ID. Pangatlo is your selfie photo. So, dapat yung tatlong yan is naka-prepared na or napicturan nyo na yung mga requirements na yan para diretso attach na lang kayo. Dito sa proof of account, so ano nga ba yung pwede nating i-proof of account kay GCash? So, click natin tong select document type. Then, piliin lang natin yung e-wallet, screenshot of mobile app account.
Ayan. So, ito yung sample ni SSS. So, makikita natin dun sa ating profile, guys, sa GCash, na may pangalan natin at contact number natin. Ayan. So, yun yung i-screenshot natin, then yun yung i-attach natin dito. Ngayon, click na natin itong browse file. Ayan. So, i-attach na natin yung proof of account natin, yun yung screenshot of mobile app account. Ngayon, click na natin itong browse file. And then, click files. Ayan. Then, dito guys, hanapin nyo lang yung screenshot of your mobile account or yung GCash screenshot ninyo. Dito na. So, ito yun. Click natin yan. Take note guys na dito, hindi kayo pwedeng mag-upload ng picture dito na special character. So, dapat yung pangalan picture is walang special character. So, ano nga ba yung mga special character? So, ito yung mga asterisk, slash, mga ganyan. So, next naman is the ID card or identification document. So, ito yung mga ID ninyo. Click natin yan. Then, next is click lang natin itong browse file. So, of course, dapat na-picturean nyo na yung ID ninyo. And dito guys, ito yung sample ng ID. So of course, yung pagpicture ninyo ng ID ninyo, make it sure na klarong-klaro, hindi malabo. And then of course, dapat readable yan. Para 100% na i-approve ni SSS yan. Ngayon, click na natin itong browse file. Click nyo lang yung files. And then, dito guys, hanapin nyo lang yung pinicturan yung ID ninyo. Ayan. So, as you can see, ito na yung ID ko. Ayan. So, click natin yan. Ayan. So, dito guys, makikita nyo din yung pangalan ng ID ninyo. Ayan. So, pangalan ng files or ng picture. Ayan. So, pinangalanan ko siyang ID ko. Dahil andyan na yung files or yung ID natin, click na natin itong selfie photo. So, ito na yung last na attachment natin, yung selfie photo. So, click natin yan. Ayan. Ito yung sample ng selfie photo natin. So, of course, dapat kasama natin yung proof of account at saka yung ID card natin dito sa selfie photo. So, ito yung sample. Ayan. So, as you can see, dapat kasama natin yung ID natin at saka yung screenshot ng ating GCash account. Ayan. Then, ngayon, click na natin itong browse file. Then, files. And then, hanapin na natin yung selfie photo natin kasama yung GCash natin. Then, ayan, attach ko na yung selfie photo ko. So, pinangalanan ko lang siyang SSS, yung file name or yung picture name. Ayan, so pinangalanan ko siyang SSS. So, take note guys, pag once pala na mag-rename kayo ng picture, make it sure na hindi nyo mabubura yung sa dulo, yung period at saka JPG. Ayan, so dapat wag nyo yung burahin pag magre-rename kayo. You can see dito, hawak ko yung cellphone. May kasamang screenshot yan sa mismong account natin sa GCash at saka yung ID ko. Ayan, so make it sure na nababasa ang yan, ang mga ito at saka ang ID ninyo. Again, dapat ganito yung pag-selfie ninyo, nababasa yung GCash account ninyo at saka yung ID ninyo. Magpa-picture na lang kayo sa kasama ninyo sa bahay para make sure na klarong-klaro. Then again, kung ano yung pinasa nyo yung proof of account at kung ano yung ID na pinasa ninyo. So, dapat yan yung kasama ninyo sa selfie photo ninyo. So, after nyan, click na natin itong may box sa baba. Ayan, din pag may check na, click nyo lang yung enroll sa baba. Ayan. Then, pagka-click nyo ng enroll, click nyo lang itong okay.
Ayan, so pagka-click nyo ng okay guys, may makita kayo dyan na you have successfully enrolled your disbursement account enrollment module at my transaction number. So after nyo ma-enroll ang GCash for disbursement, maghintay na lamang kayo ng email na galing kay SSS 1 to 2 weeks na mag-email sila kung approve or rejected yung enrollment ninyo. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching.